Shout out everyone, this is your Kaniti YTC. Another update naman para sa ating paboritong Darna. Yung nga pagkatapos kumaling ni Darna sa pagkabaril ng isang extra sa kanya, ay kailangan niya namang sumabak sa isang matinding trabaho. Dahil isang building ang kumuho pagkatapos magkaroon ng isang matinding lindol sa kanilang bayan. At ayun na nga nag-responde si Narda para iligtas yung mga taong na-trap sa building na yon. Ngunit sa kasamang palad na gusto niyang iligtas ang isang taong naka or naipit or na-trap sa taas ng isang building ay humanik naman ulit. Kasabay ng iyanik ay bumagsak si Narda sa ilalim at nawalan niya siya ng malay. At biglang lumabas yung boses ng kanyang ina. Kumbaga nagpakita yung espiritu ng kanyang ina na si Leonor at sinasabi nito kay Narda na kaya mong lumaban. At yun nga at napaisip si Narda at sabay naman bumagsak yung bato mula sa langit. At dahil sa mga pangyayari at maraming naipit na tao, kailangan nang ni Narda mag-transform into Darna. Eh hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sinubo na yung bato at sinigaw niya na yung Darna. Kasabay ng pag-transform ni Darna ay niligtas niya na yung mga taong na-trap. Nagulat nga yung mga tao kasi sobrang bilis yung pagligtas ng babaeng hindi nakikita at hindi naman namamata. Habang nanonood si Ding ng balita ay nakikita niya nga at namataan niya na sa gitna ng kanyang mata yung isang babaeng lumilipad at napaisip si Ding na kung yun na nga ba si Darna. At dahil doon sa pagligtas ni Narda sa mga taong na itrap, naging laman ito ng balita at nakarating naman kay Regina at kay Mio. At tamo nga sa isip ni Regina na ayaw niya yung taong may kapangyarihan. At dahil dito sa pag-transform naman ni Narda into Darna at naging laman ito ng balita at nag-usap-usapan sa kanilang bayan at nakarating naman kay Regina. Ito na ba yung panahon para ilabas naman ni Regina yung kanyang kapangyarihan? Lalabas na ba yung mga ahas ni Regina at tutugisin si Darna? Ito naman yung ating aabangan at subaybayan nyo lang po dito sa ating Kanitib YTC. Maraming salamat and God bless everyone.